Tingnan nyo guys yung parata ni Sean, ayaw niya kumain, no? Nagpagawa lang. Nilagyan ko ng ganyan, tingnan nyo yung itsura. Flower daw. Tapos etong ginagawa ni Milko. Itong ginagawa ni Bianan ko guys ay halwa tawag dito. Para siyang ano guys, minatamis pero ano siya, ganyan lang o, tingnan nyo, parang soft pero minatamis siya. Tapos nilagyan ng almond. Almond ba to? Badam. Almond guys, nilagyan ng almond which is badam, sabi ng aking Bianan. So ito guys, sabi niya ilang days na lang. So kailangan mo ito para may lakas daw ako na umiri sa baby. Sabi niya kainin mo to. Kagabi daw gusto niya akong gawin pero pagod nga ako. Galing kami ng ano guys, hospital. Kaya sabi niya matutulog na yun. Natulog nga ako ng maaga kagabi. Yes, Mom Yada eh. So maraming butter ang nilagay dito guys, which is ghee. Tapos ito naman ginawa rin niya guys sa akin. Kaya na may mam laddu. Laddu. Yung ginawa dito guys ay coconut, almond, tapos ano pa ba yung isa, parang white color siya, different type of ano guys, yung dry fruit. So nilagay dito, tapos yung asukal. Pero hindi ko siya masyadong bet. Kasi masyado siya matamis guys. Mainit to sa katawan eh, mainit, oo. Kaya sabi niya, pag ano na kasi guys, last month na, full month na talaga, kailangan daw kumain ng mainit. Para madali daw maano, lumabas yung bata. So ito, ginawa din niya to sa akin, pero tingnan niyo, hinati-hati ko lang yung kinain. Hindi ko inubos. Good morning guys and welcome back to our YouTube channel. This is again your seasoner from Filipina Indian Culture. O, eto na guys. O, eto na yung ginawa ng aking Bianan. O, masarap din naman siya guys. Oo, kasi full of ano siya. Butter yung ghee. Tapos ang daming almond. So, pagkatapos mga anak, guys, may mga ginagawa din silang ganito. Pero hindi ko talaga kayang kainin kasi masyadong matamis. Meron pa silang ginagawa na parang ano siya. Para siyang tawas, guys, pero pag niluto na siya ay malagkit masyado. So, yun yung ginagawa nila para sa ano daw. Pampatibay ng katawan pagkatapos mga anak. So, itong kinain ko, sabi niya para may lakas daw ako. Kasi ilang araw na lang. Today is normal na araw, guys. Hindi ko pinapasok si Sean ng school kasi. Kumbaga sa atin ay half day lang sila. Maaga silang uwi. Although 3 hours lang naman yung klase nila. 3 hours, 4 hours, oo, 4 hours. 10, 11, 12, 1, 3 hours lang yung klase nila, guys. So, ito ngayon ay 2 hours lang, ganun. Hindi ko na siya pinapasok kasi pagod siya masyado. Doon sa bahay nila, Big Sis kahapon, naglalaro daw sila. Tapos akyat baba. Since hindi nga namin siya sinama kahapon guys kasi masyado kaming pagod and napakalayo ng hospital na pinagpapacheck upan ko. Hmm? Yo. What's that? When I said. Maybe you. So, ito ang uulamin ko for today, guys. Itong padala ni Ate Joyce nung Christmas gift niya sa amin. Meron pa, hindi ko pa nabuksan.
Kasi nga, meron pa nang natila. Pinadalhan din niya kasi ako noon ng ganito. Para siyang misuwa, guys. Oo. Masarap to siya sa sinabawan. Pero pag tuyo, guys, ay parang igigisa mo siya. Hindi, guys, hindi masarap. Oo. Pero pag medyo may sabaw siya, sa soup ba, ganun. Oh, the best talaga. Hindi siya bagay sa ano. Hala, tingnan niyo yung bata. Let's go, let's go, let's go. Nasa gilid-gilid. Hi, come here. I have something. Come here. I have something to say to you. I told you, take that your tipin and that honey bottle. Come on. You didn't listen to your mama. Chalo, chalo. Chan. Hurry up. It's okay, that one no need. That only, that tipin only and that water bottle. Chalo. Slowly. Aramse. Aramse no. Dire, dire. Ah, dire, dire. Chal. Nako, kumakanta. So, eto guys, ay may hahaluin ako na gulay dito. Tapos, meron pa rin akong isda. Siguro yung isda na yan, guys, ay isa or dalawang ulaman na lang. Tapos maubos na. Let's go. So, eto na yung niluluto ko, guys. Oh, yung nilagay ko na gulay dyan ay patola yan, guys. Tapos yung maraming kamatis. Kaya pulang-pula siya. Ayan yung miswa. Sarap niyan, guys. Ang bango pa. Tapos maglalagay ako ng isda sa taas na kasi si Sian kakain. Eh, pag naamoy niya to, amoy isda, diyan kakain. Kaya mamaya ako maglagay ng isda, hindi ko mimix dito lahat. Kukain po tayo, guys. Kami ay kakain na. So, eto na yung pagkain namin, guys. Ako yan. O, nilagyan ko na ng isda dyan para hindi maamoy ni Sian. Tapos yung kay Sian naman, ayan. Yan na ng bata. Kakain na kami. So, siya, while kakain, guys, ay manonood siya ng cartoon para maubos niya yan. Kasi uutuin ko siya. Nasa kamay ni Sian ay henna yan, guys. Gumawa siya ng henna niya. Tingnan nyo, oh. Bata na to, oh. Hindi na yan mabubura muna ng dalawa or tatlong araw. Gumawa ng henna niya ang bata. So, kain po. Afternoon na, guys. Kami ay magchachay. Kami ni Sian, si Papa Kabir. So, kagigising lang namin. Ayan pa si Sian, oh. Si Papa Kabir, oh. Darling mundago. Ah, si Sian. Hindi yan pumasok today nga, guys. Kaya, ka lang. Come here, come. Come, 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 come. Come. Alo ka siya no beta kang gaiti. Manawal ka na si mama. Alo ka siya lupit. Ah, come on, come on. Uya. Come on. Alo ka siya lupit kang gaiti. Bengal kito kurime sorete. Bengal nilatama sorete. Mami ne piagia hasrete, papa ne pesedi nacete, baya ne ludi karete. Wow! Ang ganda ng kanta ni Sian na yan. Come on, come on, come on. Ano siya? Hindi rhymes. Come here. Come here, come here. So, chay po tayo. Ubos na yung kay Papa Kabir. Ang bilis niya. Ang init-init niyan. So, sa akin, as usual, mas malaki yung cup ko kasi bibiskwit ako, guys. So, dito pala, guys, yung pinag-check upan ko. Actually, yung doctor dito ay government doctor. Pero, pag nagpapa-check up ka, of course, may bayad. Parang bahay lang din to siya, guys. So, today, kasi nga, naaga kaming pumunta dito. Wala pang pasyente, guys. Nasa number 2 ako. Hindi ko alam kung sino yung number 1. Walang tao. Nilagay lang yung prescription.
So, balak namin magpa-ultrasound ni Papa Kabir, pero wala daw nakasulat dito na anong klaseng ultrasound ba yung gagawin. Parang ano yung sonography ng doktor. Kaya kailangan muna namin magpa-check up muna bago bumalik doon sa ano sonography center. So, nag-fill up ng form ang ating Papa Kabir, guys, for my ultrasound. Pero dito kasi yung ultrasound nila, guys, ay walang gender reveal. Ayun yung nasa labas, ay hindi halata. So, iba yung hospital na pupuntahan namin, guys, which is magpapacheck up kami doon. Ay po, guys. Siga kami, guys, kasi masakit talaga yung likod ko at puwet ko. Ang layo ng biniyay namin ni Papa Kabir. Actually, guys, this time malayo talaga yung hospital ko. Yung para sa delivery. Oo, nung si Sean kasi at si Baby Mai, guys, dito lang mas malapit sa amin. Ayun, ako nagtawag yung tito ni Sean sa kanyang ingay nila. So, this time, guys, ay doon na ako kasi nung last time kasi nung kay Baby Mai, paggabi daw dito ay wala masyadong doktor na nang-aasikaso. So, try naman namin doon. Yun yung pinakamalaking hospital, which is government din. Pero yung check-up at sonography, guys, which is yung ultrasound, ay hindi yun libre, guys. May kamahalan dito yung ultrasound. Lalo na today, yung ginawa namin ay last ultrasound na ngayon. Yung last sonography na, guys, ay nasa lampas siya ng 2,000 bayad. So, normal naman lahat, guys, and fix na nga yung araw ng kapanganakan ko. Kapag wala pa daw ay kailangan ko nang i-admit ng day na yon, which is sa government hospital, guys. Oo. Under of her name, which yung doctor ko na pinagpapa-check upan ko. Siya yung doctor ko. Hindi ko alam sa delivery date na yon, guys, kung siya ba talaga yung magpapaanak sa akin, kasi nga sa government hospital, marami talagang mga doktor. And siguro, guys, doon mag-isa lang din ako. Bawal pumasok yung mga nung kay Baby Mai at kay Sean. Si Big Sis ay andun. Nung mga time na naghihirap ako, mga masakit yung likod ko, siya doon yung tagahilot ng likod ko, tagabigay ng bawat minuto. Pinapainom niya ako ng mainit na ano, nagatas, kasi maganda daw yun. May thermos kaming dala-dala. So, this time, guys, hindi ko alam kung allow ba yung kamag-anak na pumasok sa loob. Kasi sabi nila bawal daw. Kasi doon daw may mas stricto sila. Kasi nga marami ang nasa loob. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi, marami. Kasi yun nga yung pinakamalaking hospital dito. Government hospital dito sa amin. So, wag na kayong magtaka, guys, bakit ako sa hospital. Mga anak, mas gusto nila Mil na sa government ako, kasi ano man yung problema, government hospital yung mag-handle, guys. Kasi kahit pumunta pa kami ng private, kung may problema daw dito, kung may problema sa private hospital, uutusan ka rin nila na magtanong sa doktor ng government. Oo, so yun yung problema dito, pagitan ng doktor at ng government at private. Kasi kung sakaling ganun man, may magkakaproblema ka sa private hospital, guys, kung hindi na nila kaya, ihatid ko doon sa government, parang magtatanong doon kung Mama, anong problema, ganito, ganyan. Sasabihin nila na pumunta kayo doon, tatanungin yung mga doktor sa government hospital or may papagawa. So, magkakaproblema, guys, sa government hospital, kasi hindi kanila aasikasuhin, kasi sabi nila nasa private kayo pumunta, so doon kayo ganito ganyan. Basta parang ganun, marami nang nangyayaring ganun, kaya mas pinili namin yung government hospital, guys. Isa na doon ay ganun nga, and yung ibang reason na rin ay pag sa government ka kasi mga anak, guys, may sahod pa yung bata, tapos ikaw meron din, and alaga nga. Aalagaan ka, parang yung paglaki ng bata ba, guys, pag sa government siya ipinanganak, sinusubaybayan nila yung paglaki ng bata, which is
meron pag bagong panganak, merong may ibibigay sila, tapos pagka tapos ng immunize, may bibigay sila. Tapos guys, pag lumaki na yung bata, mag-aaral na, may ibibigay na naman sila, ganun. Tapos sa nanay din. Ay nako guys, nakat yung vlog natin kasi nag-call of prayer. So yun lang po guys ang ating video for today. And thank you so much po for watching. And sa lagi nyong pagsubaybay sa amin. So abangan nyo guys, day counting na malapit na yung Labor Day natin. Ipag-pray nyo po kami na safe yung delivery namin ni baby. So yun lang po guys. Salamat and good night.